Welcome back po mga kalutong bahay. Muli pong nagbabalik ang inyong Kuya Arnold para sa panibagong recipe sa araw na ito. Ang recipe sa araw na ito ay adobong at ay balon-balunan ng manok. Napakuluan ko na po siya at itinapon ko na yung pinagpakuluan niya para bawas langsa. At ito ang gagamitin ng mga Ricardo. Meron tayo sibuyas dito, dalawang red chili, bawang. Nagamit ako ng luya para sa pantanggal ng langsa niya. At meron yung tomato paste at itong unit sarap, soy sauce at vinegar. Kompleto na po ang sangkap na gamitin sa recipe ng adobong at ibang balunan ng manok. Lutuan na po! Ilalagay ako ng mantika sa mainit na kawali para igisa ang sibuyas, bawang at luya. Mainit lang mantika, pwede nang igisa ang unahin ng bawang. Hintayin natin maging brown ng bawang bago isunod ang sibuyas. Malalanghap ang amoy ng ginisang bawang. Medyo na-brown na siya, pwede na isunod ang sibuyas. Pwede na rin sabay ang luya. Itong bahay na amoy agad ang ginisang bawang at luya. At pwede na rin isunod ang atay balon-balunan ng manok. Gigisa ko pa rin siya para matanggal pa rin yung langsa sa pinagsamang mga ingredients ng luya. At ay balon-balunan, adobo style. Lutong bahay, don't forget to subscribe and click the bell button para updated po kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa mga video ko. Galing siya sa market kanina, yung atay balon-balunan, madami siya. Yung pinakuluan ko na, yan, lumiit, kumunti na lang. Pero dapat talagang pinakukuluan ang atay balon-balunan at itatapon yung pinagpakuluan nito para matanggal ang pinakalangsa niya. Plus, igigisa siya sa luya para mawala yung langsa. Tuloy pa rin ang pag-isa sa atay balon-balunan hanggang ma-absorb ng atay balon-balunan yung mga ingredients na ginamit natin. Ginamit ko pala. Medyo nagbabrown-brown na yung ibang parte ng atay balon-balunan. Lalagyan ko na siya ng suka
sa ganitong sukat ng baso, dapat equal din ang sukat ng toyo pag nilagyan. Ito rin ang sukat ng toyo ang gagamitin. Parehas din ang sa sukat ng sukat. At pwede kung sa tanta nyo, sa panlasa nyo na medyo matabang pa, pwede naman magdagdag. Lalagyan ko rin siya ng tubig, pinaka-neutralizer na ng tubig sa sukat bawang. Ganun din ang sukat, parehas din po. Lalagyan ko po siya ng pinong paminta na magbibigay ng konting anghang sa ating recipe. Susunod naman ilagay ang unit sarap all-purpose seasoning mix. Okay na yan. Huwag ilagay lahat at baka naman umalat ng sobra. Kung medyo kulang pa, pwede naman magdagdag mamaya. Tapos magbawas tayo na, magbawas ako ng apoy para hindi naman masyadong malamig ang nakaibalong-balong naman. Lalagay ako ng tomato paste for thicker, redder dishes. Okay na yan, huwag naman iubos. Medyo pang kapula lang. Taglit lang po at madaling lutuin ang atay balon-balunan adobo. Tuloy-tuloy lang paghalo para ma-absorb lahat ng ating atay balon-balunan, ang lahat ng mga ingredients na ginamit o lahat ng sangkap na ginamit. Takpan po muna para mapalambot pa ng konti ang atay balon-balunan. Pasensya na po mga kalutong bahay, maingay sa background ko. Malapit na pong maluto adobong atay balon-balunan. Binaan ang apoy.
sakto na yung timpla niya ng pagka-adobo ng atay balong-balong niya. Okay na po siya mga kalutong bahay. Malambot na ang atay balon-balunan. Dahil kanina napakuluan ko na siya, tinanggal ko nga yung pinagpakuluan sa kanya para mawala yung langsa. Ready na po mga kalutong bahay. Luto na ang adobong atay balon-balunan ng manok. Kainan na po. Party啊，菲尔塔提，把激情留在马尔，苦衷当party，去见你的典礼，我弹着尤克里里，一起爬上看日落，不要哭泣，把梦幻留在维也纳，青涩的旋律，把神秘留在尼罗河，游荡在心底，和法老弹着琴，陪你恰恰拉丁，像波斯。